Guys, welcome back to my channel. Today is my surgery day for cortex rhinoplasty, and I'm here already sa clinic ni Dr. Carlo Capellan sa Symmetry Plastic Surgery, and dito to sa may Paseo de Rojas. So, and kararating lang namin, nag-sign ako ng waiver na kailangan for surgery, so waiting na lang ako kay doctor para dalhin sa operating room, and bibigay ko na lang yung iban dito sa inyo later. So later sa lang, guys. Hi guys, quick update. Nasa bahay na ako. Hindi ako nakapag update sa inyo medyo nagmamadali na rin. So, nandito na ako sa bahay. And, feeling ngayon medyo in pain ako. Pero nakainom na rin ako ng Mefenamic and antibiotic. So, ang reseta lang naman sa akin is antibiotic. And then, Mefenamic para sa pain, and then yung ointment para sa scarring. Yun. So, tomorrow ko na siguro papakitin yun sa kamot kasi masakit siya. Nawawal na sa subside na kasi yung anesthesia. So, ngayon na siya kumikiro. But tolerable naman. So, magpapahinga muna ako ngayon, then i-update ko kayo tomorrow sa first day. Okay? And ano pa ba? So, yan siya. Yan yung gilid ng nose ko. Tomorrow din pala sasabihin ko kung paano siya yung post care niya. Tomorrow na lang din. So, lahat tomorrow. Kung okay na yung feeling ko by tomorrow, mag-ano ako. Tag na to. Update ko kayo. Okay? Ano ba nakalimutan? May nakalimutan pa ba ako? Wala naman. So, basically, yun lang naman. So, yun. Tingnan mo na ako. Tomorrow na lang, guys. Bye! Good morning, guys. This is the day after my surgery. So, technically, this is my first day after the surgery. So, nalinis ko naman na yung sugat in between this nose. Kasi, kinap din yan para pantay siya sa eyes. So, nalinis ko na siya. Ayan. And then, nalagyan ko na rin siya ng cream. So, as per the doctor, ang kailangan kong ipanglinis dyan sa sugat ko is distilled water. Okay. And then, after the distilled water, pag nalinis na, lalagyan mo yung cream. Yung cream na pinadescribe sa akin is check ko. Macroban. Tama ba? Ayun, Macroban. Para antibacterial yun para sa sugat. So, nalinis ko na yung face ko using facial wipes. Yun. Tapos, as you can see, may bruising ako dito sa eye area, which is totally normal lang. Syempre, na-trauma ang nose. And then, nag-half bath lang ako. Then, hindi na ako nalinis.
since nagigo naman ako ng hair ko kahapon. And what else? Ang tinitake ko medicine as prescribed is Mepenamic for the pain. And then, meron din ako para sa meron din ako antibiotic, which is ito, antibiotic na tinitake ko twice a day. Then, Mepenamic every 6 to 8 hours depending kung kano yung pain na nararamdaman mo. So basically that's it lang naman ang update ko. As of the moment, hindi naman siya ganun ka-painful, pero syempre hindi siya comfortable dahil maga buong kong mukha and difficult din magsalita kasi parang numb pa yung upper lips ko. So soft diet lang ako, then maraming tubig ang iniinom ko. Yun. So, i-update ko na lang kayo ulit bukas kung ano na itsura niya. So, ito siya. Side view. Front view. Another side view. Ayun. So, yun na lang ulit guys. Check ko later kung makapag-update ako kasi may pupuntahan kami. So, mag-mask na lang ako para hindi naman matakot yung mga makakita sa akin. And check ko kung makapag-update ako sa inyo later this afternoon kung may improvement ba siya. And also guys, very important para mag-lessen yung maga ng palo or yung bruising, always use a cold pack para ilagay mo siyang ganyan on the face para yung swelling mag-subside. So advice niya ng doctor within 24 to 48 hours after the surgery mag cold compress, and then the succeeding days will be warm compress na. So meron naman binigay sa akin yung doctor na ito, post-operation care or post-care. So, kailangan babasahin nyo ito ng mabuti at i-follow nyo yung instruction as per the doctor advice. So, habang nagpapahinga ako, chill since tapos ko na yung paglinis and all. At nakaka-relax siya, in fairness din, malamig din. Sobrang init. So, kailangan talaga din ito. Magpalamig. Tsaka bawal guys ang extreme activities o kaya magbubuhat. And by Thursday, schedule ko na pala para tanggalin yung tahe. Itong nose ko, ayan siya. So, yan. Tatanggalin yung tahe. Okay guys, so update ko lang kayo later. Bye! Hi guys, a very quick update. This is my second day after surgery. As you can see, meron pa rin siyang konting bruising in this area. And this as well, pero super late lang niya. And super magaba rin ang face ko. So, tapos na ako maglinis ng sugat. Nakapag hot bath na rin ako pero hindi ko pa rin na-wash yung hair ko. And maglinis ko na rin yung face ko using facial wipes. And na-clean ko rin na rin yung sugat. And lagyan ko na rin siya ng deep na cream yun. Ointment. So, yun. So, ganun na naman. Wala naman bago. So, tomorrow ko na kaya update. Tomorrow will be doctor's visit kasi tatanggalin yung stitches. Okay, update ko lang kayo. Bye! Hi guys! This is the third day after the surgery and today, tatanggalin na yung stitches nung
sa nose. And nilinis ko na rin yung face ko using facial wipes, pati yung nose area. Nalinis ko na using the distilled water and nalagyan ko na siya ng ointment. So later at 2 p.m, pupunta ako kay doctor para ma-remove na yung stitches niya. And update ko na lang kayo later kung kumusta naman ang pag-remove. At magpapaprint pala yung face ko. Meron pa rin bruising around the eyes. So yun, update ko na lang kayo later. See ya! Hi guys, quick update. This is a week after my surgery. So ganito na ang itsura niya. So as you can see, hindi na magaan face ko. Konting-konti na lang. And then magaan din dito. Konti lang. So kailangan pa pa rin siya i-warm compress. And this side view. And then, ito yung side view pa. Ito yung front. Magapat yung side na to. And ito yung nose. Yan. So, update ko na ako ulit kayo bukas.